Hello, good morning mga kapriyon. Nandito na naman tayo. So, ano lang Tuyo Tabius, no? So, defective compressor, black oil, no? So, black oil siya. No, so required namin na replacement condenser, no, para iwas backjab. Tsaka hindi yung compressor natin na bago, no. Then diretso siya service. So ganito siya sa service, no. So ang Toyota, lang naman natin. Ang Toyota almost backless na dashboard lahat, no. So yung mga bago. Ito yung mga bagong modelo ngayon. Ito yung mga ginagawa dito. Binabaklas yung kanyang dashboard. So magpa-flashing lang kami. Sir, babalik kami. Paliwanag mo muna kung ano yung mga kwan, bakit black oil or ano ba yung kwan, bakit kailangan palitan ng condenser pag black oil. Paliwanag mo sir kung ano yung black oil. So yun, dahil na pabayaan yung ano, napabayaan na kulang sa preventive maintenance, no? So sana every 50,000 kilometer, no, nagpapaservice tayo ng aircon para ma-change oil natin ulit, malinisan yung evaporator, maservisan, then mag-change oil tayo ng langis sa compressor. So yun lang, para iwas black oil, be aware tayo sa preventive maintenance. So hindi naman po tayo maano sa katagal, sa kilometrahe po tayo bawasin, no? Sa kilometrahe 50,000 kilometer approved. Kung babalik tayo mga kapriyon, ito binubuo na natin yung unit, no? Nakaabit na yung evaporator natin, then nagpalit tayo ng bagong compressor tsaka bagong condenser. So si Apant na ang bahala magpahandon. So ito, ito yung bagong condenser natin, nakakabit na rin, no? At saka yung nagpalit tayo ng bagong compressor. Sir, bakit pinalitan yung compressor? Black oil. Bakit siya naging black oil? Dahil nga sa kulang sa preventive maintenance. Pag nag-black oil na ba, ano bang nagiging epekto sa aircon pag black oil? So, ibig sabihin, pag nag-black oil siya, mag-granahin niya sa loob. No? So, yun ang nagsisimula ng black oil. So, hindi lalamig ang aircon pag black oil, parang gano'n? Loscom na rin siya. Loscom, kaya pinalitan. So, bakit naman nagpalit ng condenser? Better to replace kasi pag nag-black oil, no? Kasi hindi mo naman kasi 100% na mapaplasing yung pero matatanggal yung black oil. Ah, so umikot. So umikot sa sistema, ganun. Oo, baka umikot lang dun sa sistema. Babalik din, ano ganun. Compressor, maboil. Ah, okay. So ano nang ginagawa nyo ngayon, sir? So assemble. Pagkatapos ng assemble, back clip test, vacuum. Sige, sir. Then charging rear. So, magbabalik kami, mga kapriyon. So, ito na siya, nabuo na. So, operational naman lahat ng kinalas natin. So, hintay na lang natin na umusok, baka sakali. Nasa may thermostat. Then, yun. So, good job tayo. Balik charging free na lang gagawin natin. Ayan, nag-charge na po sila ng Prion, si Apanti po. Pante, say hi. Yan! Yan po, Toyota Vios. Ito naman po si Yasur. May kinakabit pang konting wire. So, pagkakargano ng Prion, okay na po ang Toyota Vios ni Sir. So, saan na si Opa natin? Opa Jeff!
Papa Jeff. Sinisok pa, Jeff. Papa Jeff. Opa, Jeff, magpaalam ka na, oh. Sino yung lapit ng bike? Uy, Opa, Jeff. Oh. Paalam ka na. So, okay na. Sabi. Okay na. Magbabi ka na, yung signature Opa mo. Ay. So, bye-bye. Sa muli. Opa.